Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Giannis, si KD umano ang best player at Lakers nakatipid kay Malik Monk. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. So kanina nga ay muling naging dominante si Giannis at ang box laban sa favorite sa East na Brooklyn Nets. Si Giannis ay nagtala ng 31.7 rebounds and 9 assists on 64% shooting sa field. Ito na din ang kanyang ikapitong sunod na game laban sa Nets kung saan siya ay gumagawa ng 30 points o higit pa. Noong playoffs nga ay sinabi ni Giannis si KD ang best in the world. Marami pa daw siyang kailangan gawin upang maabot ang level ng mga tulad ni LeBron at Kevin Durant. Kanina naman ay natanong siya kung sa palagay niya ba ay si KD pa din ang best in the world o siya na. Kung saan sinabi ni Giannis na pinakita niya ito noon at muli niya itong pinapakita ngayon na siya ang pinakamagaling. Patuloy lang daw siya na magpapagaling ayon sa two-time MVP. Sinabi din mga kaibigan ni Giannis na hindi siya nakikipaghabulan kahit na kanino at hindi ito personal. Ang tanging hinahabol niya daw ay ang kanyang best version. So malaking props nga kay Giannis sa pagiging humble dahil easily pwede niyang ipasok ang kanyang sarili sa usapan ng pinakamagaling ngayon sa NBA. Ganun pa man ay tila ba nananatili siyang isang bata na gutom na manalo at matuto kung paano maging mahusay na basketball player. Kung kayo ba ang tatanungin mga kaibigan, si Giannis na ba ang pinakamahusay ngayon sa NBA? Tandaan ang salitang ngayon at hindi all-time or legacy-wise, just at the moment. Ngayon ay tumungo naman tayo sa Lakers. Nakuha nga nilang ika-apat na sunod na panalo matapos na talunin nila ang Atlanta Hawks kanina. Bagamat nagtala si LeBron ng 32 points, 9 rebounds and 8 assists, ang panalo na ito ay matatawag nga natin na team win para sa Lakers. Apat nga na player nila ang gumawa ng 17 points pataas at almost triple-double naman si Russell Westbrook. Isa nga sa mga nanguna sa game kanina ay si Malik Monk. High school pa lang nga siya ay napapanood ko na ang mga highlights si Malik Monk dahil inaabangan ko noon ang kanilang draft class dahil napakalalim nga nito at madaming magaling. Noon pa man ay napakahusay na talaga niyang gumawa ng puntos. Siya yung tipong kayang magtala ng 50 points sa isang high school game noon. At sa kolehiyo naman ay napakatindi ng big three nila ni De'Aaron Fox at Bam Adebayo sa Kentucky. Subalit pagpasok niya nga sa NBA ay medyo naging up and down ng kanyang performance. Andun pa din ang kanyang skill and athleticism, ngunit ang kanyang katawan ay hindi pa NBA ready. Kaya naman palagi siyang mismatch sa depensa. Hindi din siya high IQ player. Kaya naman medyo nababangku talaga siya minsan at bumagsak sa minimum level ang kanyang sahod. Ngunit ngayon nga ay sa kanyang sahod na $1.7 million, siya ay nagtatala ng 48% shooting sa field at 39.7% naman sa 3 points. Both higher sa gustong makuha ng Lakers noon na si Buddy Hield na may sahod na $22 million per year. So nakatipid nga ng husto dyan ang Lakers. Ngunit nakikita nyo din ba mga kaibigan ang mala J.R. Smith na laruan kay Malik Monk? Hindi yung batang J.R. Smith sa Hornets at Denver noon dahil ibang level ng athleticism niya, kundi yung J.R. Smith sa Cavs na kasama na LeBron. Yung talagang kapag uminit ay kahit anong posisyon nga ng mga tira niya ay pumapasok. Bagamat minsan ay hindi nga kataasan ang kanilang IQ, isang bagay na tiyak na mataas sa kanila ay ang kanilang kumpiyansa at tiwala sa sarili. Yung tipong kahit magmintis na ang kanilang unang 10 tira ay susubukan pa din nilang mag-take ng mga 3 points sa talagang sigaw ang aabutin sa coach kapag hindi pumasok. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit the notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po!